Part 7. Ilang araw na natili sa Italy si Annie para makasama ang anak bago na pagpasyahang umuwi sa Pilipinas. Pag-uwi niya ay sa mansyon siya tumuloy kahit pati natawagan siya ni Rosa para ibalita sa kanya ang mga nangyayari kay Josh. Si Josh na hindi man lang siya naalala sa ilang araw niyang pananatili sa Italy, ni hindi man lang siya naalalang tawagan nito para kamustahin. Pero bakit pa nga ba siya aasa? Isang malaking pagkakamali na umasa siya na maalala siya nito. Gayong ni pangalan niya ay hindi nito maalala. Ma'am, may bisita po kayo sa baba. Sambit ng isang maid na naabutan niyang kakatukin na sana siya nang bigla niyang buksan ang pinto. Sino daw? Wala naman akong inaasahang bibisita sa akin ha. Kilala po siya ng mami at daddy niyo. Ang pangalan po yata ay parang Josh ang rinig ko. Sige, pakisabi, bababa na ako. Pero kung hindi siya makakapaghintay, pwede na kamo siyang umalis. Kakamot-kamot na umalis ang maid sa harapan niya at mabilis na bumaba sa sala. Siya naman ay bumalik sa loob ng kwarto at may kung ano pang kinukutingting sa kanyang laptop bago nagpa siyang bumaba sa sala. Akala niya ay nakaalis na si Josh dahil sa tagal niyang nanatili sa kwarto niya. Nandito ka pa rin? Tanong niya nang makita ang prenteng nakaupo sa sofa si Josh habang nakadekwatro ng upo. Iha, anak, bakit ganyan mong kausapin ang asawa mo? Lihim siyang napairap nang bigla na lang sumulpot ang mami niya galing sa kusina habang may bit-bit na baso ng juice. Ma'am, bakit pati pakikipag-usap ko sa lalaking to'y pinakikialaman niyo? I will talk to him in a way I want. Ibinabalang ito sa center table ang dala nito habang umiiling bago siya nilapitan at iginiya paupo sa tabi ni Josh. Mag-usap nga kayong mag-asawa. At Annie, try to understand na may amnesia ang asawa mo, kaya tama na ang tampo issue mo. Sige, maiwan ko na kayo. Mag-usap kayo ha? Pagkasabi nun na iniwan na sila nito at umakyat na sa kwarto. Bakit ka nandito? Walang ganang tanong nito kay Josh na matamang nakatitig sa kanya. I want you to come with me. Kusang tumaas ang kanyang kilay dahil sa sinabi nito. Dakilang utusan na pala siya ngayon? Kailan pa? Nakakawaw ha? Where? Muli niyang tanong dito bago lumapit sa kabilang sofa. You said you're my wife. So how come na nakalimutan mong birthday ko today? Happy birthday then, but I'm too busy para umaten sa party. Humanap ka na lang ng ibang babaeng gagawin mong assistant para makipagplastikan sa mga bisita mo. Bumuntong hininga ito bago tumayo at lumapit sa kanya. It's your responsibility, hindi sa ibang babae. So whether you like it or not, a-attend ka sa party ko. Kapag hindi kita nakita sa bahay mamaya before 6 PM, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Magsasalita na sana siya na mabilis siya nitong iniwan at lumabas ng bahay. Nang gigigil siyang napasabunod sa kanyang buhok habang masama ang tingin sa pintong nilabasan ng kanyang asawa. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nagkakaganon. Di ba dapat ay matuwa siya na kinikilala siya bilang asawa ni Josh? Hindi kaya naalala na ako ng aking asawa? Pero bakit ang lamig ng pakikitungo niya sa akin? Baka naman... So, it's Josh's birthday today? You need to be there. Tama si Josh. It's your responsibility na asikasuhin ang kanyang mga magiging bisita dahil ikaw ang asawa. Naaasar niyang iniwan ang ina at saka umakyat sa kwarto niya. Alam niyang masama ang ginawa niyang yon pero siguro ay sanay na ang mga ito sa kanya. Kaya baliwala na lang sa mga ito na basta na lang siyang umaalis sa tinatalikuran ng mga ito kahit kinakausap pa siya ng mga ito. Pabagsak niyang isinara ang pinto ng kanyang kwarto at nahiga sa kanyang kama. Anong gagawin ko? Aattend ba ako o hindi? Paano kung totohanin ng lalaking yun ang banta niya sa akin? Kaasar! Mabilis siyang bumangon at kumuha ng mga damit at inilagay sa isang carrying bag bago siya lumabas sa kwarto niya. Ibig sabihin ba niya na iuuwi ka na sa bahay niyo? Bungad sa kanya ng kanyang mami na may pilyang ngiti sa labi habang nakatingin sa kanya. Bahay niya, hindi namin. Uuwi rin ako bukas dito. O makalawa, kung hindi lang siya nagbanta ay hindi naman ako pupunta sa party niya. Sige na ho, aalis na ako. At baka mamaya ay bigla na lang akong ipakidnap nun kapag hindi ako nakita sa bahay niya. Bye. Hindi na niya ito hinintay na makasagot at diretso siyang nagtungo sa garahe. Pahagis niyang inilagay sa backseat ang kanyang bag bago sumakay sa driver's seat. Binuksan naman ang garden gate para sa kanya. Nanginitian lang niya nang madaanan niya palabas sa gate. Mabilis naman siyang nakarating sa bahay ni Josh
makalipas ang kalahating oras, kung bakit hindi na nawala ang traffic sa Pilipinas. Bumusin na muna siya nang nasa tapat na siya ng malaking gate para ipaalam sa mga maid na kailangan ng mga ito na buksan ang gate ng garahe para makapasok siya. Si Rosa ang nagbukas ng gate para sa kanya na kumaway pa nang nabuksan nito ang gate. "Ma'am Annie, mabuti naman at umuwi na kayo. Ibig sabihin ba nito ay dito na ulit kayo titira?" Tanong nito habang kinukuha ang bag niya sa backseat ng kanyang kotse. "Napilitan lang. Nasa na nga palang magaling mong amo?" Tanong niya dito habang sabay silang naglalakad papasok sa loob ng bahay. "Nasa loob po. May kausap yata sa phone." Sagot nito sa kanya na ikinaismid na lang niya. "Sa guest room mo nilang ilagay ang bag ko. Doon ako tutuloy habang nandito ako." Aakit na sana ito para ihatid sa guest room ang gamit niya nang biglang sumulpot si Josh buhat sa garden. "Doon sa kwarto ko mo dalhin ang gamit ng mamani mo. Doon siya matutulog. Don't listen to him. Sa guest room mo dalhin yan." Utos niya kay Rosa. Pero bigla na namang sumabat si Josh. "Sa kwarto ko. At kapag hindi mo ako sinunod ay mawawalan ka ng trabaho." Kakamot-kamot na tumingin sa kanya si Rosa. "Sorry ma'am, pero kailangan ko ng trabaho para sa pamilya ko. Sa kwarto na lang ni Sir Josh." "Rosa!" Pipigilan pa sana niya ito pero halos tumakbo na ito. Paakyat sa second floor, kaya wala na siyang nagawa. Masama ang tingin na ipinukol niya kay Josh. Pero malamig lang siyang tiningnan nito bago naupo sa sofa. "Blackmailer!" Sigaw niya dito habang may kung ano itong tinitingnan sa cellphone nito. Siguro ay isa na naman sa mga babae niyang kalandian niya sa phone. Napatakip siya ng bibig nang hindi niya inaasahang nasabi pala niya yun na dapat ay sa isip lang sana niya. "Ganyan ka ba kawalang tiwala sa akin? You think nang bababae ako porket hawak ko ang cellphone ko? I can't believe na pinakasalan kong isang babae na kagaya mo na walang tiwala sa akin." "Oo, ganyan ako kawalang tiwala sa'yo. At kung nagsisisi kang pinakasalan mo ko, then file the annulment. Ang dami mong kuda. Ang simple lang naman ang solusyon sa problema mo. I can do it, but I don't want. Kesa kung ano-ano ang sinasabi mo dyan ay tumulong ka na lang sa mga maid na mag-prepare ng mga kailangan. Mas useful pa kesa talakan mo ko ng talakan dyan." Nang gigigil siyang lumapit dito, saka ito malakas na sinipa sa binti, sabay alis. "I can't believe it. Talakera ka na nga ang bayulente mo pa. Hindi ko talaga alam kung anong nakita ko sa'yo at pinakasalan kita dati. Dapat ay humanap talaga ako ng mas mabait at maasikaso na asawa. Hindi kagaya mo." Kesa marindi siya sa mga sinasabi nito ay isinelpak na lang niya ang kanyang headset sa kanyang tenga at nagpatugtog ng music sa cellphone niya. Mabuti na lang ay lagi niyang dala ang headset niya simulat sa pool. Hindi niya maintindihan kung bakit naiinis siya kay Josh simula nang bumalik siya sa Pilipinas at muling iwanan ng kanyang anak sa kanyang kaibigang si Lizelle. Nang makapasok siya sa kusina ay agad siyang lumapit sa isang maid na hindi magkaintindihan sa pagbabalat ng mga gulay. Kaya nilapitan niya ito at kumuha ng kutsilyo, saka ito tinulungan. Nakikita niyang may sinasabi ito pero hindi niya naririnig. Pero nababasa niya ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito. "Okay lang, sige na ipagpatuloy mo na lang ang ginagawa mo." Saad niya dito bago ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Pero hindi sinasadyang nasugatan siya sa palad habang nagtatalop ng sayote. Tinitigan lang niya ang kanyang palad na dumudugo at mahiwa. Bigla siyang nagulat nang mawala sa tenga niya ang kanyang headset at marinig ang malakas na boses ng kanyang asawa. "Shit! Your palm is bleeding! Pero nagawa mo pang titigan. I can't believe you!" Galit na sambit nito, sabay hila sa kanya sa sink at hugasan ng kanyang kamay na puro dugo. Inirapan lang niya ito at walang pakialam na hinayaan nito sa ginagawa nito sa kamay niya. Baliwala ang sugat niya sa kamay kumpara sa sugat niya sa puso na ang dahilan ay ang kanyang asawa na hindi siya nakikilala. Kanina pa pinagmamasdan ni Annie si Josh na nakikipag-usap sa isang babae na nalaman niyang Ira ang pangalan at ex-girlfriend ni Josh. Kumuha muna siya ng wine sa isang table at inisang lagok yon. Kanina pa masama ang loob niya dahil hindi man lang siya ipinapakilala ni Josh sa mga bisita nito bilang asawa nito. Ang nagpapasama pa ng kanyang loob ay bakit kilala ni Josh ang ex nito. Bakit siya na asawa ay hindi nito nakikilala? Isang malaking palaisipan yun sa kanya. Muli siyang lumapit sa table at muling kumuha ng wine at kagaya ng ginawa kanina ay inisang lagok lang niya ulit iyon. "Ako na asawa hindi man lang ipinapakilala sa madlang people. Tapos hindi pa nakikilala. Tapos
Tapos yung ex niya kilalang kilala niya. Wow! Ang unfair mo naman, Universe! Ikaw na! Himutok niya bago muling kumuha ng isang wine. Iinumin na sana niya yon nang biglang sumulpot sa tabi niya si Gerard. Mukhang may nagseselos dito sa tabi ha. Inis niya itong sinamaan ng tingin at saka ininom ang laman ng wine glass na hawak niya. Yung lintik mong kaibigan. Ayun, kasama ang kanyang ex-girlfriend na kilalang kilala niya. Except with me. Bakit ganon? Ako lang yata ang hindi niya nakikilala sa inyong lahat. Nakakasama ng loob, alam mo ba yun? Paano mo nga pala malalaman eh? Ako lang naman ang bukod tanging hindi niya nakikilala. Try to understand his situation, Annie. May amnesia si Josh. Nakakapagod umintindi. Nakakapagod magpaalala sa taong ayaw naman akong alalahanin. Alam mo ba kung ano yung masakit? Yung makita ng asawa ko na mas nag-i-enjoy pang kasama at kausap yung ex-girlfriend niya na hindi yata niya nakalimutan simulat sa pool. Samantalang ako, heto, parang tanga na pilit ipinapaalala sa kanya na asawa niya ako. Sa bagay, sa simula pa lang naman ay hindi na niya ako minahal ng totoo. Kasal lang kami sa papel, pero never niya akong minahal kagaya ng pagmamahal ko para sa kanya. Pagkasabi nun ay muli siyang kumuha ng wine, pero inagaw nito yun sa kanya at ito ang uminom. Naiinis niya itong tiningnan, pero nginitian lang siya nito. Mabuti pa'y pumasok ka na sa loob ng bahay. Mukhang pagod ka na eh. Halika na, iahatid kita sa loob. Alam mo kung ano yung kinakapagod ko? Yung nagmahal ng maling tao na mukhang ang mahal ay yung ex niya pa rin. Sana may ex din ako, para fair naman sa gaya ko. Sinadya niyang lakasan ng pagkakasabi nun nang makitang papalapit sa gawin nila si Josh. Ay, lasing ka na. Halika na sa loob nang makapagpahinga ka na. Hindi yung iniisip mo ang maling tao. Naiiling siyang sumandal sa dibdib ni Gerard habang nakangiti ng mapakla. Iyahatid mo ba ako sa kwarto namin ng magaling kong asawa? Hmm? Pero ayoko pala doon. Baka isama niya pa hanggang sa kama namin ng babae niyang yun. Doon na lang ako sa guest room. Halika na. Naiiling na sumunod sa kanya si Gerard nang hatakin niya ito papasok sa loob ng bahay. Alam niyang nakatingin sa kanila si Josh, kaya inihilig niya sa balikat nito ang ulo niya habang naglalakad silang dalawa. Hoy, baka kung anong isipin ni Josh, umayos ka nga. Saway sa kanya ni Gerard na tinawanan lang niya. Wala naman siyang pakialam sa akin, kaya bakit ko iisipin yun? Doon na siya sa ex niya na mukhang amerol na panlagay sa labada. Tinawanan naman ni Gerard ang sinabi niya. Parang ang sarap lang pakinggan ang boses nito habang tumatawa. Para kasing musika sa pandinig niya na ayaw na niyang matapos pa. Maupo ka muna dyan, tatanggalin ko lang ang heels mo. Pasensya na, pero hindi kita pwedeng ehatid sa alinmang kwarto. Baka kasi kung ano pang isipin ng mga nakakakita sa atin. Tumangu lang siya nang makaupo sa sofa at hinayaan itong tanggalin ang suot niyang heels. Habang abala ito sa ginagawa nito ay pinagmamasdan naman niya ito ng mabuti. Bakit ngayon lang niya napansin ang deep character nito? Ang gwapo nitong mukha na may seryosong mga mata, matangos na ilong at mapupulang labi. Ang makakapal nitong kilay at ang may pagka-brown na buhok. Perfect jawline at ang maganda nitong katawan na itinatago nito sa suot nitong itim na polo. Baka ma-inlove ka na niyan sa akin. Hindi pa naman ako pumapatos sa may asawa na. Tinampal lang niya ito sa balikat at saka peking umiti dito. What if I'm not married? Wala sa sariling tanong niya dito. Matagal na niya itong napapansin simula nang magkita sila ng araw na pumunta ang mga ito sa apartment niya kasama si Josh. Tumingin ito ng diretso sa kanya at saka ngumiti. Then, hindi ka kasal? Natatawa nitong sagot na ikinanguso niya. Pero natawa na rin lang siya sa walang kwenta niyang tanong dito. Gerard, mahinang tawag niya sa pangalan nito. Hmm? Tugon nito. Saka umayos ng tayo sa harapan niya. May sasabihin sana siya dito pero hindi na niya naituloy nang mag-ray ang cellphone nito. Excuse me, I'm gonna answer the call. Tumango na lang siya dito bago siya nito iniwan at lumabas sa pinto patungo sa may pool area. Nahiga na lang siya sa mahabang sofa at saka pumikit. Naparami yata ang nainom niyang alak dahil nakakaramdam siya ng pagkahilo. Bahagya lang siyang napamulat nang marinig ang boses ni Josh at ng isang babae. Do you still love your wife? Tanong ni Ira kay Josh
Pero wala siyang narinig na sagot buhat sa kanyang asawa. If you don't love her, bakit hindi mo na lang siya hiwalayan? I'm here now, oh. I'm back. And I'm willing to stay here with you for the rest of my life. Diba, yan lang naman ang dahilan kung bakit mo siya pinakasalan? Para ipakita mo sa akin na kaya mo akong palitan. Pakiramdam niya ay biglang naglaho ang pagkahilo niya at matamang nakinig sa usapan ng dalawa. Tutal, mukhang hindi naman siya napapansin ng mga ito. Are you gonna stay here with me if ever I leave her? Pagguway tanong nito kay Ira, kaya napatakip siya ng tenga. Yeah, of course. Then, I'll gonna leave her for you. Just stay by my side forever and ever. Hindi niya alam kung seryoso ba sa sinabi nito si Josh. O nagbibiro lang nang sabihin nito yon. Buhat sa pagkakahiga ay bumangon siya at masama ang tingin na ipinukol sa dalawa na halatang-halatang nagulat nang makita siya. Ani, kanina ka pa ba dyan? Tanong sa kanya ni Josh. Natinanguan lang niya. Narinig mo bang lahat ng pinag-usapan namin? Muli siyang tumango at pinahid ang mga luha sa pisngi niya. Lalapitan sana siya nito pero umiling siya at saka mabilis na naglakad paakyat ng kwarto nila at kinuha ang mga gamit niya. Pagbaba niya ay inabutan niyang nagsusuntukan na sina Josh at Gerard. I knew it! You're just playing na may amnesia ka para sa babaeng yan para makapagkita kayo ng hindi pinaghihinalaan ni Annie. Rinig niyang sigaw ni Gerard kay Josh. Nahawak ang panga. You knew from the start na hindi ko siya mahal. Naisa lang kasi nung alingan ang sabihin na mahal ko siya. Maalay ko bang mamahalin niya ako? It's not my fault. It's her. Dahil sa narinig niya ay mabilis siyang bumaba sa hagdanan at mabilis na lumabas ng bahay, diretso sa kanyang kotse. Annie, wait! Tawag sa kanya ni na Gerard at Josh. Huminto siya sa pagsakay sa kanyang sasakyan at saka humarap sa mga ito na punong-puno ng luha ang mukha. Let us explain. Please, Annie. Hindi ko naman gustong saktan ka at gamitin para sa pansariling interes ko. Natatawa siyang diretsyong tumingin kay Josh. It's okay. Tanga ko eh. Naniwala ko sa mga kasinungalingan mo. But you know what? Oh, never mind. You are not worth to know. Gerard, I'm gonna file the annulment bago ako bumalik sa Italy. Gusto kong matapos agad-agad yun within a month. Sige, goodbye. Pagkasabi nun ay sumakay na siya sa kanyang sasakyan at nag-drive palabas sa malaking gate. Habang nagmamaneho siya ay abot naman ang pahid niya sa kanyang pisngi. Oo nga at nasasaktan siya sa nalaman. Pero hindi na kagaya ng dati na halos ipagwala niya sa sobrang sama ng kanyang loob. Bahagya siyang napatingin sa rearview mirror nang mapansin ang sumusunod na kotse sa kanya habang bumubusina. Kaya napilitan siyang ihinto ang kanyang kotse sa gilid ng highway. Hinintay muna niyang makalapit ng husto ang sasakyan bago siya bumaba sa kotse niya. Annie! Tawag sa kanyang pangalan ni Gerard na mabilis na bumaba sa kotse nito at saka lumapit sa kanya. Bakit mo ba ako sinusundan? Di ba dapat nandun ka sa bahay ng kaibigan mo sinungaling at manluloko? Anong ginagawa mo rito? Sunod-sunod niyang tanong dito pero hindi ito sumagot kundi na natili lang itong nakatitig sa kanya. Wala ka naman yatang balak magsalita. Sige na, mauuna na ako. Ingat sa biyahe. Wait! Pigil nito sa kanya na mabilis na hawakan ng kanyang isang kamay at hinigit siya payakap dito. I'm sorry kung niloko ka ni Josh. Alam kong may kasalanan din ako kaya sana ipatawarin mo ko. Hindi ko naman ginusto na madamay sa mga plano ni Josh. Pero pangako, babawi ako. Just tell me that you forgive me. Wala ka namang kasalanan. Ako ang may mali dahil nagmahal ako ng maling tao. Kagaya ng sinabi mo ng gabing yon. Sige na, mauna na ako. Mag-iingat ka na lang sa pag-uwi mo. Bumitaw siya sa pagkakayakap nito at saka ngumiti dito bago bumalik sa kanyang kotse. Annie, wait. Dumungaw siya sa bintana ng kanyang sasakyan para sana harapin ito. Pero nagulat siya nang bigla siyang halikan nito sa labi bago mabilis na naglakad pabalik sa kotse nito. Mag-iingat ka sa pagdadrive. Mamahalin pa kita. Sigaw nito nang tumapat sa kanyang sasakyan nito. Naguguluhan man ay ngumiti na lang siya dito bago.